Diploma versus Diskarte part 2. Tatawa talaga ako. Trinay ko na siyang explain, you know, the simplest way na kaya ko. Of course, magagalit pa rin yung mga Diskarte boys, di ba? Kasi syempre, hindi mabawala yung mga tao na mahilig makipagmataasan ng ihi, di ba? Lagi nilang mukhang bibig. Kami nga yumaman, kami nga umasenso dahil sa Diskarte lang eh. Bakit? Lahat ba nang walang diploma may senso dahil sa Diskarte? Again, uulitin ko, kailan nyo ba maiintindihan na magkakaiba nga ng takbo yung buhay natin? Kailan nyo maiintindihan na magkakaiba tayo ng skills? Kailan nyo maiintindihan na magkakaiba yung daan o landas na tinatahak natin? Kailan? Diba? Pero sige, umasenso ka dahil sa Diskarte. Tanungin kita, pinapag-aral mo ba anak mo? Mostly naman sa kanila, tangin na puro Diskarte sinasabi, pero pinapag-aral naman yung mga anak nila. Why would you send your kids to school if you don't believe in diploma, diba? Ito ka hipokritohan? Ha? Why do you even bother to send your kids to school kung you don't believe that education is one of the key to success? Hindi mo nalang sabihin dun sa anak kong elementary, yan anak, mag-drop ka na, Diskarte lang kailangan sa buhay. Alam ko irrelevant yung sunod na sasabihin ko, pero what if pag nagkasakit ka, magpa-check up ka dun sa madiskarte? Huwag ka dun sa may diploma ng doktor. Diba? Hindi, relevant yun sa topic na to. Pero isa sa pinaka natatawa ko is, yung mga pinanganak ng mayaman, diba? Tapos yumaman pa ng husto dahil sa Diskarte at business. Then they go around saying, natangin na ako nga, Diskarte lang, mas yumaman pa ako, mas nagkapera pa ako, tumasenso. O sasabihan pa nila, don't be afraid to fail, don't be afraid na magsak, magagawa mo yun ang paraan. Again, dun lang to sa mga dati ng mayayaman ha. Like, dude, tangin na literal, mapera na kayo dati. Andyan si daddy mo, susuportahan ka kahit dumagapa ka. Itong mga dati ng mayayaman na piling motivational speaker, tangin na pag nag-fail kayo, kahit 10 times pa kayo nag-fail, that is just another trial and error for you. Para malaman mo kung ano ba talaga yung forte mo. Some of us don't even have that luxury. Some of us don't even have the luxury to go to school. Most of the Filipinos na nandito sa Pilipinas, sobrang hirap that their only shot in life is that diploma. That is the only chance that they have to get out of the shitholes na kinasasadlakan nila. Then here you guys are, mga pinanganak na may silver spoon sa bunganga, preaching around na tangina, di mo kailangan ng diploma, dumiskarte ka na lang. Again, kung masyado mong minamaliit ang diploma, don't bother to send your kids to school. Kung sobrang bilib ka na diskarte lang ang kailangan sa mundo, huwag mong pag-aralin yung anak mo. Kung ayaw mo na magtapos yung iba, then do the same for your kids. Get it, you're successful. Pero sana naman, huwag niyong bawasan yung options ng iba para umasenso. Wala kang bilib sa diploma, simulan mo sa sarili mong pamilya. Pero hayaan mo yung ibang tao na mag-aral. Kasi yung iba sa kanila, yun lang talaga yung ticket nila para umasenso.